Poyo kikita ng up to 170 pesos in less than 15 minutes of playing this particular game, no? Ituturo po natin kung paano mangyayari yon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming, nagbabalik upang maghatid naman sa inyo ng isang panibagong update dito sa ating inaabangang free-to-play and play-to-earn na NFT game na kung saan pwede kayong kumita habang naglalaro. This is Tetriverse. For those people who are familiar with Tetris, they had their beta or alpha nung nakaraang month. I believe that was last month. And marami rin nag-participate sa atin, no? I'm just providing content for this particular game because they will be having a lot of updates, especially on the 5th of June. Official na po yung kanilang game, and it's gonna be a play to earn. Live na po yung play to earn nila. You can earn on this particular game. Ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo kikita ng up to 170 pesos in less than 15 minutes of playing this particular game, no? Ituturo po natin kung paano mangyayari yon. So also they have an event wherein you can earn up to 1,500 by just simply trading their token. Alright, so yan, later on discuss po natin yan. And yep, katulad nga po na sinabi ko sa inyo, on the 5th of June they will be having their live official na play to earn nila, and they will be also selling their NFT mystery box. So that's very exciting, no? So later on discuss po natin yan. But before anything else, nagpapasalamat po muna tayo sa ating mga subscribers. At the moment, we already have 7,300 subscribers, no? So salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. At kung hindi ka po nakakapagsubscribe kay Pandesal Gaming, inaanyahan ko po kayo na magsubscribe sa ating YouTube channel, no? Just click the subscription or subscribe button dyan sa baba. And also, kung hindi ka pa po nakapalo kay Tetriverse, inaanyayahan ko po kayo na sumali kay Tetriverse, no? So, ito po yung kanilang Discord. Ilalagay din po natin link ng iba nilang social media like Twitter. Yan. Dito sa description ng video na ito, no? So, ayan. Again, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, Tetriverse is just like Tetris, ang gameplay niya, no? So, for those people na hindi nakakaalam, papakita po natin sa inyo yung last video ko, yung gameplay niya, para at least you have an idea kung ano po yan, no? So yan po yung pinakang interface niya, may mga konting changes lang. So isa sa pinakang mode niya which you can earn daily is yung survival mode, no? So ayan po yung pinakang interface niya, ayan. And yan, you have classic, and you have a lot of gameplay dito. So basically, hindi lang kayo sa survival mode kikita dito, no? Meron din po silang mga leaderboard. Pero yung pinakang token airdrop nila, which is survival mode. So yun po yung daily earnings na i-discuss natin later, no? So ayan po. So yeah, you have, again, tulad na sinabi ko sa inyo, you have free NFTs dito. So yan, may ads pa, tanggalin muna natin po, no? So yan po yung gameplay niya, no? So itong survival mode na gameplay, it's less than 5 minutes po, tapos nyo na po to eh. Then after that, yun, tapos nyo na po, entitled na po kayo to get an airdrop if you have an NFT. Pero katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, you will get free NFTs dito sa game na ito, no? So katulad po nung nakaraang beta, ganun po yan. So yan po yung gameplay. Ang gagawin nyo lamang po is lalaruin nyo lang po. You can use your computer. Some other people can play it on their mobile phone, no? So they are using Kiwi browser. So soon, in the near future, they will have an application on their mobile phone. Okay? But at the moment, it's only optimized to be played on your computer. But again, some other players can play it on their mobile phone. So yan, pinapakita lang po natin yung gameplay, no? So yan, a normal Tetris na tinatawag, no? So it's a classic Tetris.
So merong single player, merong ito survival mode, merong multiple players like 8x8 yung ganun. Yan. At least nakikita niyo po yung gameplay, no? So yan, as you can see, the timer dito is 1 minute and 40 or and 12 seconds. So yan. So pag natapos yan, I believe tapos na po yung ano nyo, yung inyong survival mode for the day. So again, less than 15 minutes, baka nga less than 10 minutes tapos nyo na po yung inyong ano, depende po kung gaano karami yung NFTs nyo, no? So kung free to play lang po kayo, again, you will get 1 free NFTs. So kikita pa rin naman po kayo. Or makakapaglaro pa rin naman po kayo. So yeah, 19 seconds, 17 seconds. Then after that, lalabas na po yung timer. So basically, ganyan lang po yung gameplay niya, no, sa survival mode. So pinakita lamang po natin sa inyo para at least you have an idea kung ano nga po ba ang gameplay niya, no? At the moment, down po yung server. So yep, pakita na po natin sa inyo, no, yung kanilang gaganaping event. Ito po yung event nila sa HTX or Hobby. So ang gagawin nyo lamang po is you will trade yung kanilang token. Ang kanilang token po is BSXY or BSYX. So magta-trade lamang po kayo ng token, depende po kung paano nyo po ite-trade. So all you have to do is to register dito. Yan. Then trade yung token nila. As you can see, nagpa-pump na, no? So pagka pinakamadami kayong volume ng na-trade, so you will get first prize. Pero kung meron kayong na-trade na less than $40 at hindi kayo napasama sa mga top, you will still get beyond 10th place, no? So ayan, you can just simply read this. Katulad po niya, ayan, first prize is 1,500, second is 1,000 USDT, third place is, magkano ba to? 600 and 400. So this will happen on the 3rd of June ngayon hanggang June 10. So pag nagtitrade kayo ng kanilang token, may chance kayo na manalo up to 1,500 USDT. Again, dito po yan sa HTX, no? So yan. Okay. So anyways, ito, puntahan naman po natin yung kanilang ito yung kanilang Twitter. So official launch June 5th. And may mga ito yung sinasabi ko sa inyong Genesis NFT. Okay? But anyway, yeah, sale po 'yan this coming 5th of June. And also pakita rin po natin ano po ba yung pwede nating makuha diyan, no? So ito po 'yon, Tetraverse NFT Mystery Box. So, random po yan, and the amount of that particular NFT is $15, okay? So, $15 in price of BXYS token. So, nagpa-fluctuate po kasi yan eh. So, basically, basta $15 worth of BXYS. And for those people na nagtatanong kung ano yung wallet nila, ang wallet po nila is Titan, no? So, pakita natin. Ito yung Titan Wallet. You just have to download that. At ito po yung BSYX na token. Okay? So anyways, kung gusto niyo pong malaman kung paano install yan, you can just go back sa ating previous video kung paano mag-download yan. At makikita niyo naman po. Okay, balik po tayo, no? So again, the 5th of June, that's gonna be a mystery box. So again, rare, ano po yun? Random po or RNG. So, yung normal hero, 75% na pwede nyo makuha. Blue hero is 18%. Purple hero is 6%. And orange is 1%. Okay? So, yung mga NFTs po nila, they have life.
na tinatawag, no? So it will expire, or after 60 days, hindi na po siya pwede gamitin once na-activated. Alright, so make sure na ginagamit po natin kung maglalaro pa tayo dito. Again, do your own research bago po tayo tumalpak sa mga gantong klaseng game. Okay, so again, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, you can play this particular game in less than 10 to 15 minutes and you will earn up to 163 or 1673 pesos or 170 pesos. Okay? So paano po ba mangyayari yan? So if you got an SSR hero, you will get $1 worth of TET token nila, no? So that's daily for 60 days. So a total of $60 ang pwede nyo makuha with the investment of $15. So ilan yon? Times 4 po, no? Ng ano nyo. So bali ang tutubuin nyo is 45 USDT pag nakuha nyo po yung SSR na hero. Okay? So kaya sinabi ko, pwede kayong kumita. If you have 3 na ganun, then that's 3 USDT ang pwede nyo kitain. So in one day, so nasa inyo naman yan kung ilan po yung NFT na gusto nyo, no? So that's gonna be like, magkano po ba? Halimbawa 57 po yung USDT, times natin sa 3, that's 171, no? So 170 plus. So kung hindi naman po SSR yung nakuha nyo, eto po yung pwede nyo makuha, no? So ayan, sa normal it's 0.31 per day, sa rare it's 0.39, sa purple, which is SR, 0.555 something and 1 USDT. Okay? So, ang kagandahan dito, pagka competitive kayo at nasa top kayo, may extra bonus pa kayo na pwedeng makuha. Katulad nyan. Ayan, bonus points for survival ranking reward. Ayan, merong 1.5% for the first place yung prize pool nyan. So, for instance, hindi kayo napasama sa top 10. Okay? So, in-explain ko lang po sa inyo. Mababawasan po yung 1 USDT nyo na airdrop daily ng 0.06. Magkano po ba yan? Halimbawa, 54 or 58 or 57 times 0.94. So, magiging 53 na lamang po yung makukuha nyo. Yung babawas sa inyong 6%, it will be added to the prize pool para dun sa top 10. So, kung competitive kayo, gusto nyo yung mga gantong klaseng laro, talagang gustong-gusto nyo, sa, especially sa survival mode, pwede naman po, no? So, makakuha pa kayo ng total prize pool dito na andito po. So, 1.5, 1.2, so, depende po yan sa ranking nyo, no? And also, they have an airdrop din po ng free token, katulad nga po na sinabi dito, pre-NFT, I mean. The NFT holder can get the airdrop of 3 NFTs at the same time. Ayan. Ito, all the NFT have a life of 60 days when activated. If an NFT holder plays at reverse survival mode every day po yan, he will get 1.25 feedback for 125% for normal, 158 for rare, and for SR, it's 222 and 400% or times 4 sa ano. Yun nga po yung 60 USDT. Okay. So, aside for that, hindi lamang naman po yan yung ano, yung pwede nyong pagkakitaan. There is also a ranking din po dito, no? So, ranking, ilalabas din po nila yan, other modes dito. So, ang diniscuss lang po natin is itong daily na talagang sure ball na pwede nyong pagkakitaan dito, no? So, basically, if you got one legendary, kung sumugal kayo or bumili kayo ng NFT nila at nakakuha ka ng legendary, nasa sa inyo po yan kung ibenta nyo or lalaroin nyo. Alright? So, it's up to you naman po. So, again, pwede kayong kumita up to times 4 ng pera nyo na ininvest nyo dito. So, given na maswerte kayo. Okay? So, I think yun lamang naman po ang gusto kong ma-discuss sa inyo. Again, you can play this free-to-play and they will be providing you free NFT sa kanilang game, no? And aside for that, then you can play that particular NFT and pwede nyong ipunin. Then after that, kung gusto nyong bumili ng mystery box, it's up to you. Doon sa mga na-earn nyo na paglalaro ng free. Okay?
So, yeah. I believe hanggang dito na lamang po tayo. Kung meron pa po kayong tanong or nais na malaman, feel free to leave a comment down below at sasagutin po natin yan, no? So, hopefully, nasagot po natin yung tanong nyo kung paano po tayo kikita dito kay Tetraverse. First, you can play survival mode less than 5 minutes to 15 minutes depende sa dami ng NFT nyo. Makakuha na po kayo ng up to 170 plus daily. So, pwede pa pong tumaas yan. And also sa leaderboard, pwede pa kayong sumali sa other modes ng game na ito. Okay? So, yep. Hanggang dito na lamang po. Ito nga po ang yung Pandesal Gaming. Nag-iwan sa inyo sa magandang araw, sa magandang buhay. At kita-kita po tayo sa June 5. Ito nga po ulit, Pandesal Gaming. Goodbye po and God bless sa inyong lahat. See ya!